Hello guys, welcome sa aking channel, it's me again, Simply OFW here in Cyprus. Bumabati sa inyo ng isang magandang hapon ng Lunes guys. So guys, ang ating video for today is about sa tama ba na nagpaalam na ako sa aking trabaho. So guys, nagpaalam na nga ako sa aking trabaho, tapos na ang aking maliligayang araw dito sa aking amo. So guys, nakapagpaalam na nga ako a month ago na sinabi ko na hanggang November na ako dito. Pero hindi ako pinayagan guys kasi wala pa naman daw akong kapalit. So ngayon, sinabi niya sa akin na sa January ako aalis. So yun nga guys, naayos ng aming usapan. Kaya ako gumawa na ng video ngayon kasi medyo nag-aalala din, nag-worry din ako guys kung tama ba na magpaalam na nga ako sa ngayon dahil nga sa sobrang hirap ng panahon. Alam mo yun, tumaas na naman ang COVID. So parang nag-worry ako ng konti na baka mamaya hindi ako makahanap ng amo agad-agad. Kasi ayoko kasi nang ma-stuck guys ng ilang buwan, ayoko ma-stuck. Gusto ko pag guys na lumabas na ako, gusto ko may trabaho na ako agad. Kasi alam mo na, marami tayong mga bayarin. Alam mo na. So, ang dahilan kasi guys kung bakit ako nagpaalam sa aking amo kasi sa sobrang nagtampo ako. So, sa pagtatampong yun, parang nabigla ako sa pagpapaalam. Dahil pinairal ko yung ano ko eh, yung sama ng loob ko. Kaya nabigla ako sa pagpapaalam. So, I wish naman guys na wala namang kapalit na hindi maganda ang lahat ng ito kasi hindi naman ako kahit na ganun naman guys na nagpaalam ako ng bigla-bigla, hindi ko naman sila basta iniwan na lang. Yung sa akin naman is nagpaalam ako dahil gusto ko rin maka-experience sa iba, ganun. Kasi malay mo makahanap ako ng medyo magaan-gaan kasi dito kasi sobrang laki ng bahay guys eh, parang nahihirapan na talaga ako. Tsaka baka naisip ko rin na baka tama yung sabi ng doktor na nai-stress na rin ka kasi ako, kaya ako nagiging masakitin na. Lately kasi guys, nagiging masakitin na ako. Dumating kasi ako dito 2014. So okay pa ako, wala pa akong nararamdamang mga sakit. Nung tumagal na ako, siguro mga nasa 4 years na ako. Kasi sobrang laki ng bahay. Nakakalimot akong kumain sa sobrang dami ng trabaho. Siyempre, malaki ang bahay. Nahahabol ka ng oras. Gusto mo pagdating nila, maayos na. So, pagdating kasi nila dito, madalas na pag umuwi na sila, guys, tapos na ako sa trabaho ko. Wala na akong ginagawa kung di magplantya. Kasi, siyempre, pag nalilinis kasi ako ng guys, buong bahay talaga. Kasi, lahat gamit nila. Hindi mo pupin bukas na yung iba, bukas na yung iba. Kasi, talagang magagamit lahat. Yan lang ako ng bahay. So, ayun na nga, guys. Pagpaalam na nga ako. Kasi, ang number one pa na dahilan ng pagpapaalam ko kasi na sobrang natampo kasi ako. Dahil, nung panahon kasi ng lockdown, nagkasakit ako. So, andyan yung sumakit yung tiyan ko na hindi ako makakain. 6 months, halos 3 months din ako guys na hindi ko magkain ng heavy meals. Puro lang ako gugaw, hindi ako kumain ng karne, hindi ako kumain. Kumakain ako yung karne kailan. Durog-durog ko tapos biniblender ko siya kasi yun ang nilalahat ko sa gugaw. Yung nilalaga ko muna yung manok, tapos biniblender ko, tapos yun, ginagawa ko siya yung sinasama ko sa salungan ko. Ganun ang ginagawa ko dati guys, para mabuhay ako. So, siyempre madami ang antibiotics ang inaano kung kailangan ko talaga. Pero kahit na gano'n ang sobrang hirap ko, natatrabaho ka rin ako kasi hindi ako tumigil sa pagtatrabaho. Hindi, yun yung sinasabi niya. Kahit sinabihan ako ng doktor ko na mag-resa pa, napalam naman ako guys na gusto ko nang magkaroon ng leave, pero hindi ako pinayagan niya ako kasi na tanong kasi na pandemic na natatakot din sila guys. Kasi delikado nga naman sa akin yun. Kaya hindi ako pinayagan ni amo. Sabi niya sa akin, dito ka na lang, sabi niya. Huwag kang mag-alala sa trabaho. Unti-untihin mo lang, sabi niya ganun. Kaya lang kasi guys, kaya ako noon nagliligalig sa doktor ko kasi nga, hirap na hirap talaga ako noon. Tapos noon, sinabihan ako ng doktor ko na inirefer ako niya sa enterologist. So, na-endoscopy ako guys.
So, yun na nga guys, ang dahilan kung bakit ako nagpaalam sa amo ko. So, nung endoscopy ko kasi guys, nagsabi ako sa kanya na kung po pwede, samahan ako. Eh, hindi niya ako sabi ko guys. Alam mo yun. So, parang, ang tinanim ko sa dibdib ko na gano'n lang pala, huwag pala. Sa trabaho lang pala niyo ako kailangan. Kung dating sa hirap, hindi niyo ako kailangan. Hindi niyo ako kailangan sa mahan. Ganun ang naisip ko na guys. So, alam mo na, utak pa lang pa. Pagpaka-utak na lang pa. Ay, nagpaalam pa lang agad. Pero hindi naman agad agad. After 1 month pa naman noon, kailangan tumatak. Parang kasi yung nangyari mo yung guys, parang wala na akong balik. Ako, hindi na akong maging masaya. Kahit na nagpatrabaho ako, pero parang sa isip ko, parang hindi na ako nag-enjoy. Dahil hindi ka gaya dati na nag-enjoy ako, hindi ako nag-enjoy ng oras. Lately guys, hindi na ako maging masaya. Wala na akong energy, gano'n. So, hindi ko na kinaya. Nagpaalam na ako. Sabi ko, hindi ko na kaya. Yun na nga, doon nila ako pinalaga. So, hanggang dyan na ako. So, pumayag ako. Mas kasi ko na naman ako. Kasi kahit pa paano, naging mabait naman sila sa akin. Kaya yun ang sinusukayan ko dito. Kaya lang yun, okay. Hindi ako. Pag kailangan ko sa kanya, hindi ako sa kanya. Hindi ako sa kanya. Hindi ako sa kanya. Nagsusulo ako kasi. Pumunta ako sa ospital ako ng isa. So, nandun yung hilong-hilong ako. Yung tubig, alaw pa ako naman na tubig hanggang alas 7 bago ako ma-endoscopy, 7 o'clock in the morning before ma-endoscopy schedule. Kailang hindi na ako uminom. Tiniis ko na yun. Kasi hindi rin ako naiinom noon. Hindi talaga ako naiinom noon. Ngayon, nung natapos yung endoscopy ko, so umuwi ako, nahilong-hilo pa rin. Nag-try pa rin ako, nagtrabaho pa rin ako kasi siyempre obligasyon ko, ganun. So, doon tumatak sa isip ko, guys, na bakit ako magpapakabayan sa mga amo na hindi naman nila ako binibigyan ng halaga. Ganon. Alam mo naman yung utak talang ka, guys. So, nagpaka-utak talang ka tayo. Nagpaalam tayo, di ba? So, ngayon na, namang problema ako kung makahanap ba ako ng trabaho. Ganon. Kaya ako ay nag-worry. Pero, sa bandang, ang tawag dito, sa isang banda, papasalamat pa rin ako guys kasi nai-insist ko na guys na ako kasi parang mas gusto ko mag-experience ng iba para naman makapag-try ko sa iba. Ano na lang ito na mas nalaan-laan. Yun lang naman ang hiling ko eh. So yun nga guys, ang isa kong kaibigan na nire-replace sa akin ng isa ko. So yun nga, ito try ako sa pag-try ko sa guys dito. After mong bilang days, mag-try ako. Although mabait na ito, tumahan ko na ito ng ito kasi minahan ko na ito sa ito. Sa ito na ito na hindi ako, hindi ko gano'n na ito at hindi ko ito. Mas na ito dahil disibido na ako, hindi ako. Ganun yung titiis ako. Kasi matiis ko na sila eh. So, yun. Matiis ko sila. Kahit yung mga kaibigan ko, sinasabihan nila ako bakit hindi ko sila nagbibahala ng gano'n. Pero ako kasi guys, iba ako. Alisin ko na yung takot. Inalis ko na yung takot. Saan ba ko na yung takot? So, hanggang na. Hanggang na yun. So, abangan na nyo guys. Yung aking sunod na video. Tapos ako guys ko. At sa pagpasok ko sa trabaho. Muli. I-update ko kayo guys. At yun ko sunod ko. Yung to lang yun. Sa darating na kanya. So, pray for me. Kasi mas magkaibig ka naman ang mga kong susunod. Sana naman din naman. Pero guys, mayroon na mga anak ko maglalaman. Kanina umaga na pala, hindi ko nabibilang.
Kasi hindi naman ako nagbibideo talaga dito sa loob ng bahay. Ayaw ko kasi guys na magkaroon kami ng problema ng amo ko. Kasi sila ayaw nila ng na ano sa yung sa social media yung kanilang buhay, yung kanilang ano, kanilang mga staff. So, hindi ako nagbi-video. Kita niyo yung mga vlog ko, yung mga routine, daily routine ko, wala akong inilagay na mga ano nila, konti lang ganun kasi ayaw ko magkaroon kami ng problema. So, ito nga guys, nung kanilang umaga, nagpasalamat ako sa kanila. Sabi ko, pasalamat ako sa mga kabutiang pinakita nyo sa akin sa loob ng 6 years, sabi kong ganun. Ang sagot niya guys, kaya ako naging emotional naman kanina is, hindi, kanina nagpapasalamat sa'yo dahil nabuti kang tao sa akin. Akala ko nga magsustay ka sa kanina ng habang buhay. Sabi na rin sa akin, kaya lang kayo, hindi ka naman mapipigilan. Gusto mo, hindi ka naman masisisi kung gusto mo mag-explore o experience yung iba sa akin. Papasalamat ka na kasi magiging mabait ka sa amin, understanding at saka supportive ka. So sabi mo guys na na-touch ako, sabi niya sa akin na keep connecting with us, sabi niya kasi once that you got trouble, whenever you're in trouble, sabi niya, just call us and we are willing to help you, okay, sabi niya. Even if we can find another one, sabi niya, we are still here, sabi niya, ready to help you whenever you need us, sabi niya ganyan sa akin. So, parang natouch ako din sa sinabi niya, kasi ganun. Kasi, na-feel ko na, ganun pala yun. So, meaning, kahit pa paano pala, mahal din pala ako niya kahit kunti. Kasi kami guys, ng amo kong babae, hindi kasi ako nakikipag-close sa amo kong babae guys. Mas nagiging friendly ako sa amo kong babae. Kasi, ayaw ko na magkaroon kami ng problema sa amo kong babae. So, friendly ako sa amo kong babae. Sa amo kong babae, magugod na, hindi na ako. Hindi na ako. Ayun, hindi ko nangyayari. Masip na ako, hindi. Ano lang, sa babae, hindi ko pintuan pa. Minsan, takikisag sa iyo ng babae. Hindi ako masyado, alam mo yun, open sa kanila, sa amo ko yung babae. So, ang amo ko na babae, para kami ang amo, para kami ang amo. Kung ituro ko siya, parang kapatid ko na siya, guys. Kasi mas matanda ako sa kanya. So, ayaw niyang, yung parang sisterly kami. Sister ko na siya, ganun. At pati yung kapatid niyang babae, at saka yung lalaki, pag pumupunta sila dito eh. Pag Christmas, lagi nila akong binibigyan, mga 20, 25, mga ganun. Ganun din sa lola nila, yung nanay ng mga ng amo kong lalaki. Sinabihan nga ako ng nanay ng amo kong lalaki, magstay lang daw ako dito kasi kawawa daw sila. Ako rin naman guys, na aawa din ako sa kanila na iiwan.
pareho kami makatagpo ng mababuting amo at saka kasama sa bahay. So, thank you guys. Till next time. Salamat sa inyong panonood. God bless us all. And keep safe, everyone. Have a good day. Happy Monday, everyone.